Ano tsaka Escape Gaming. Alliance Escape? Oo, oh, ano? Sigit. Parang halos base race lang. Player card ko na kay EGF. EGM? Player card sa support. Yan eh, draw strat na naman sila. Pag di nila kinuha yung Invoker, kuhunin ulit yan. Draw strat nga na naman. Pare, nga pala, saglit, may papakita ko sa'yo. Nakakuha ko ng drop, tournament drop. Ito, heroic jelly staff rare na weapon. Meron ba bang value tong mga to? Tournament drop? Tournament drop, triple kill. Hindi ko alam, tradable ba yan? Hindi naman yata tradable yan. Hindi ba tradable, saglit? Hindi ko sure. Pwede eh, nagigift wrap ko eh. Hindi ko alam. Hindi ko na, wala, hindi na updated sa mga item. Sa market? Hindi na, dati lang. So, first two picks dito ng OG, Batrider, Draw Ranger. Sa kabila naman, TNC, Shadow Demon, Kungka. Sila na yung pumili ng Kungka second pick, pare. Yan yung, yan yung commander sa kanila kanina, Kungka eh. Ito rin yung comfort hero nila eh. Kaya ayaw nilang ipa-block yung pick na to. Kaya pinili agad nila na second pick, pare. Yung magandang counter kay Batrider. Kahit Batrider pa, mahirapan siya yung Shadow Demon kung pa. Expert din kasi. So, third ban, Enchantress for TNC. OG naman, nag-aantay tayo rito. So far, meron tayong hard carry tsaka offlane for OG. Support naman para sa TNC. Support, third ban, Phantom Lancer din, inodo na nila yung tatlong ban, Naga Siren, Kotol, tsaka Phantom Lancer. At nireview rin nila yung laro na nalang TNC, yung sabihin, scout din talaga nila. Talagang walang, kahit na hindi ganun ka top tier na team, hindi pwedeng mag-take for granted itong OG. Eh talaga yung galawang champion. Ang coach din nila kasi si FF fucking Mud, diba? Coach ng OG. Maasahan din yan. Si kuya mo. May coach ba ang ano, TNC? Ang wala. Coach nila, wala yata pare, wala. Wala. Wala kayong tulong din yan pag may coach. Less stress, no? Tsaka ano, mas nakikita ng coach yung ano eh. Yung nangyayari. Yung ano yung mali sa nilaro nyo. Ngayon, wala pare. Steady lang. Fourth ban ng TNC. Inaantay natin. Yung Juggernaut tsaka Invoker ni Miracle. Open pa rin. With Draw Ranger, I think he will go for Miracle. I mean, Invoker. Tricky fourth ban ng TNC rito. Fourth ban naman ng OG. Dalawang support na pinili ng TNC rito. Puro core. Yung SG, binibigay nila, no? Hindi binaba ng SG. Parang, alam nila kung paano laruin yung SD, eh. Alam nila yung counter, eh. Open pa yung Mirana. Axe tsaka Mirana. Axe, oh, pwede kasi na mag-update yung TNC. Oh, pwede. Pero tingnan natin kung pipiliin to, okay? BO2 lahat ng laro, oh. Pare, BO2 lahat ng laro. Kahit na professional to mga to, lahat BO2, hindi pwede mag-request. Bukas, walang laro mga tropa. Last na yung laro ngayon. For the group stage, okay? Babalik tayo ng 8, August 8. We will resume TI6 ng August 8, main event ngayon. Sa Key Arena na mismo lalaroin. Fourth ban, Invoker, OG. Sila na mismo yung nag-ban. Ayaw nila nung set ng lubog tas Sunstrike. Ayaw rin nila ano eh. Mamaya, pwede rin kunin nga ng TNC. Mauna pa mag-pick. Sabi nung mga nasa Twitch chat natin, yes, makakatulog na. OG's turn to pick. Axe pick. For OG naman, support na kailangan nila.
Anong support yung open for crit and fly? Hindi ko kasi kabisado laro ng OG. Kung, pero, kung magde-defensive sila, vengeful eh. Oo nga, tama. Pag draw strat, syempre, matik yan. Kung available yung vengeful, you'll go for that one. Pero let's see. Dami rin hero kasi ng OG, may ET pa, Elder Titan. Hindi pare, ban yung Elder Titan. Nakaban ba? Ban yung first ban pala. Matik yan. Matik yan na ban. Pagka OG mag, kalaban mo. Malakas mag-ET yan. Tagal mag-pick ng, ano, ni Fly ah. Pinag-iisipan pare. Di pa rin kasi sila sigurado sa top 4 eh. So kung masilat sila rin, tapos masilat ulit sila sa next number game. Ano ba sila? Number ano? Check ko asaglit ah. OG is top 2. 7 points pa lang sila. Behind lang sila ng Wings Gaming. Kaya delikado rin sila pag natalo dito. The worst na mangyari sa kanila is tiebreakers pare, which is talagang iiwasan nila. Kasi pag tiebreakers yan, best of one yun pare. Sila ta. Merana mid na siguro to. Ano bang bagay dyan? Pag pushing na offlane. Ay na ano pala, na supports. Support. Itong Batrider offlane na to eh, no? Matic. Si ano lang gumagamit niya, si Moon? Breaking news lang pala pare. It's Navi 2-0 Wings Gaming. Tikit yung laban nun, nakita ko kanina. So 7 points na ngayon ni Navi. Inangatan nila tong Wings Gaming na. Nakaangat na sila sa Wings Gaming tsaka sa Alliance TNC. Mukhang mahigpit yung laban sa Group 8. Talagang Group of Death yung labanan dito. Diyos ko Lords. Sino na naro sa Track Dota? Saglit. Juggernaut pick for TNC Pro Team. Live pa rin yung ano, Alliance tsaka Escape. Sobrang sobrang init ng laban na to. Alliance tsaka Escape Gaming. Tikit na ngayon. No? European Dota, tinan mo 60 plus minutes, no? Pero sana, syempre, manalo tong Escape Gaming. Nakataya tayo dyan ng $1.50. Steady lang kayo dyan. Oracle. Oracle support para din sa OG. Mahirap din yan kasi hindi naman naliligtas ng ano yun, ulten eh. Pero I think early game pare to eh. Early game for OG. Ah, pwede. Kasi lakas nga ng damage nila. Puro range. Apat na range. Ginamit to kahapon ng EG. Powerpuff Girl Strat sila kahapon versus TNC. Yung tatlong babae nila. Si Draw Ranger, si Mirana, tas Enchantress. Pero ngayon, nakaban yung Enchantress. So, sino yung pangatlong babae ng Powerpuff Girls for OG? Let's see. Sa kabila naman for TNC, ang kailangan nila, mid lane. Timber ba ni Kuko? Pwede? Papalag ba yung Timber ni Kuko rito? Baka pwede kasi nag-binan nila yung Huskar eh. Oo nga, nakaban nga yung Huskar. Kasi pwede mag-Huskar Oracle. Pag Huskar Oracle, lakas eh. Mid yata itong Jug eh. Juggernaut, pwede nga. Tapos hard carry ni Raven. Binan nga yung Terror Blade. Mukhang mid Juggernaut nga akala nila rito. Sana matalo Alliance. Tama ka dyan. We love Pau. Oh, hindi ah. Grabe pare. Oh. Wala sa meta to eh. Wala nga. Ngayon ko lang ulit nakita. So, Obsidian Destroyer pick. Ano bang pinahina dito sa kanya? Okay, ah, kaya pala siya mahina kasi may ano, may lag dito. Raindrop? Oh, Infused Raindrop. So, bali, Mirana support. Kahit na wala silang Shadow Demon dito, etong OD yung magsisilbing setup ng Mirana. Nyx Assassin. Fifth pwedeng pick for Nyx Assassin, for TNC. Nyx mid. Oo nga, Nyx mid. Wawa siya sa mana burn ni Nyx.
Pati yung ibang mga babae, pare. Wawakwakin ng Nyx Assassin, yung True Ranger na yan. Pag na-timing na yan, pero magpapalit muna tayo ng overlay. Let's see. And there you go. Guys, this is a Game 2 TNC Pro Team tsaka OG Dota para sa TI6 Group A. Steady lang. This is the Wombo Combo Tournament Coverage, the unofficial Filipino stream ng TI6. Be sure to follow us on Twitch, twitch.tv/WomboXCombo for you to be notified once we go live with our Tagalog stream. Okay, regardless kung gaano kalaki yung tournament, basta may Filipino teams na pwedeng i-cover, we will cover that one. So, shoutouts din sa mga nanonood dyan sa Facebook ng Rave. Steady lang tayo mga tropa, eto. Papalit lang tayo ng camera. There you go. So, for OG, si Fly dito yung mag-Oracle. Crit again on Mirana. Miracle, OD. Si Moonbat Rider, No Tail. Once again on Draw Ranger. Sa kabila naman, Demon. Kuka, ito na nilabas na yung Shadow Demon combo nila ni AU. Kuko naman, Nyx Assassin, Sam H on Axe, and then Raven, Juggernaut, mga tropa. So, that's it. Teka lang, tulog pa si Toby Wan, yung ating cameraman. Hindi pa gumagalaw. Видимо, так и есть, поэтому OG уже вторую карту... Eto, naka-Smoke of Deceit. TNC. May mahuhuli ba rito? Sa likod sila dadaan. Mahuli yata eh. Ay, hindi. Alam din yata nila eh. Alam lagi, din ng OG. Lagi yan, pagka meron silang Shadow Demon, matik yan pare, kaya alam yata ng OG rin yun. Alam nilang 5-man lagi pag, ano eh, pag level 1. So, gitna, it's going to be OD versus Nyx Assassin dito. If hindi mag-a-adjust ng lanes, eto nga OG. Pero sabi ni Miracle, kakayanin ko yan, pare. Palag-palag kinumit, naman tayo dyan. Kinumit nila yung dalawang ward dito sa, ano, sa jungle. For, that's for TNC, mga puto, para vision. Hmm. Parang gusto nilang rapin yung mid. Oo. Tama, tama. Pero si Fly nandito on Oracle. Sa baba, free farm yung Draw Ranger while Axe decided to go jungle. Ganon din siguro gagawin yan pag trunkle lane na. Eto. Pumuporma lang. Pumuporma lang si Demon. Ayan, tinamaan na. Pero harassment lang yan. Wala pa namang follow-up yan given na wala pang enough damage on the side of Nyx Assassin. Saka na-drag niya yung creep wave. Eto, Demon. Kasama niya yung Nyx Assassin. Binibigyan lang ng puwang si Kuko para magkaroon ng sapat na farm. Pati possibly XP para makapag-harass siya mamaya dito. Let's see. This is game 2 pa lang ha. After nito, meron pa tayo. Escape Gaming versus OG. I mean, TNC. Kaya, yung mga pagkain nyo dyan, ihanda nyo kasi hindi pa tayo tapos. Steady pa lang tayo rito. Meron pa tayong dalawang games after this one. Pero aga mababasag nito si... Draw Ranger. The bot lane. Pero ito, nag-rotate na. Yung Kunkka ni Demon para mag-def and i-contest itong free push ni Draw Ranger. Mayrap iwan yung Draw Ranger eh. Kukuno ka lang ng tower eh. Let's see mga tropa. Eto. OD. Sakit. Pwede kailan ba yung upper at lower bracket? August 8. That's August 8. Itong group stage will determine kung sino yung magiging upper bracket at lower bracket. If maging top 4 kasi yung group, upper bracket ka. Pero pag nag-lower 4 ka, mapupunta ka sa deadly lower bracket we're in na best of 1 agad yun. Laglagan ka agad yun.
Kaya iniiwasan ng TNC. Meron pa ng mga chance, Sacred Arrow, pero nakapag-carapace. Eto, Torrent, walang tumama. Normal attack ni Mirana. Kaya si Kuko. Secret, yung normal attack din ng OD. Diyos ko Lord, yung last hit ng Mirana. Body buhay blast. Pa rin. Buhay pa rin si Kuko. I think Demon, Sacrifice dito. Merong setup yan. May setup yan. Second skill. Miracle, eto na. Sacred Arrow, paparating na. Saktong-sakto. Tansyadong-tansyado nila mga tropa. Miracle at saka crit. First blood against Demon. Pero good thing, hindi nakuha yung Nyx Assassin ni Kuko. Magagap sana si Kuko doon. Gap ka agad siya. Gap na nga siya sa XP kasi dalawa sila eh. So, Miracle dito, kahit wala na sa meta yung kanyang hero, pinapakita na alam niya kung paano laruin itong OD. Demon, nandito pa rin sa gitna, top lane. Bumalik yung Batrider. So, pre-farm ngayon yung Juggernaut ni Raven together with Shadow Demon ni AU. Intinad mamaya yung rotation ng both Shadow Demon siya Akunka. Ngayon, magkalayo pa sila. Hindi pa sila friends. Wala pa eh. Hindi pa sila makarotate yung mid. Depensahan pa. Sa bot lane naman, Draw Ranger, pre-farm din together with the Oracle. Si Demon sumusundot-sundot ng haras pero bumabalik pa rin sa gitna to protect his next assassin, which is talagang kailangan niyang gawin. Mabubugbog siya rito ng OD pag di niya sinamahan to. Mag-iba lang tempos nito pag ano, pag nag-lane na tong Axe. Katulad ng nangyari kanina, OG. Nag-act sila kanina, 7 minutes, nagro-rotate na. Let's see kung paano naman yung discard na rito ni Sam H on his axe. 8 minutes dagger kanina eh. Sa pull ng arrow si Demon. Steady, there you go. Eto, na-silence pa. I think this is going to be their next death. Torrent, inabot pa yung Mirana. Sobrang mong swerte. Scarapace, Nyx Assassin, hinahabol, naka-napalm stack, normal attack ni Miracle, wala ng third skill, Sacred Arrow. Yung nakapatay dito, ang ganda ng rotation ng OG dito, mga tropa. Babasetin niya si Axe. Oo nga, ito, si Secret. Parang ayaw niyang bigyan ng farm dito. So, at the moment, 0-1 lahat, apat na heroes ng TNC. Mag-lane na yata si Axe, eh. Bumili ng libang Infused Raindrop. Meron ng Infused Raindrop. Axe, let's see. Eto nga, together with Tranquil Boots, pati Iron Talon. Same build sila kanina, Windlace, Tranquil Boots. Sabi sa'yo, pare, ang ganda ng laban ng Alliance tsaka Escape Gaming eh. Hindi pa rin Kariyoso, tapos. Hindi pa rin tapos. Bugbugan pa rin. Hanggang round 12 na. 39-41. Ayan, matatapos na to. Pare, ganyan din nasa isip ko kanina. Hindi pa rin natatapos eh. Wala lang Torre Alliance. Eh, sana manalo nga. Hindi naman tayo papayag ng talo yan. May bet tayo dyan. Eto na yung rotation. Merong lubog. Yung torrent nakasunod. Hindi umabot yung combo nila, mga tropa. Diyos ko, Lords. And sila pa yata yung mamatayan dito. Si Miracle. Na Berserker's Call dito, Axe ni Sam H. Ganda naman ng laso. Na laso together with that Firefly. Sila pa nga yung namatayan dito. Hindi nagka-coordinate yung skill nung Shadow Demon at Kunkka. Level 6 na ba si ano nun? Si Batrider o kaka-level 6 lang? Yung nakita. Kaka-level 6 lang pare. Kasi yung XP niya ngayon namatay yung Kunkka eh. Ay yung Axe eh. Sumakto eh, no? Diyos ko Lords, ano nangyari doon on the side of ang tanong doon pare, yung lubog torrent, hindi tumama. Hindi. Ano, misplay na nila yan. Kasi that sure hit na yan. Diyos ko Lords. Yung Alliance, nagpapapansin. Lagi na namang magandang laro. Matik talaga yan pag Alliance eh. Beastmaster si Bulldog eh. Ganda ng yung lineup ng ano? Ng Escape. Ayun na yung pinag-uusapan natin ngayon, Escape Gaming na. Simula pa lang tayo. Escape Gaming na. So, steady lang.
Wala first game pa lang yan, no? First game pa lang sa Alliance tsaka Escape Gaming. Ang tagal, no? Ito, second game. Secret Arrow, swerte sa Criplock. And this is going to be a counter initiation. May backup pa ba? Wala pa. Wala pa backup. Ano, lima na sa, ay, apat na sa mid. Demon. Pare, mananalo yata yung Escape Gaming ko. Mananalo yata. Mananalo. Tapos dito, mananalo nakataya, yan, tapos na. Nakataya ako sa TNC rito. So hopefully mananalo yung TNC. Mananalo na Escape. Tapos na. Pag na, maganda rin matalo yung Alliance doon kasi, katayin natin yun eh. Oo nga. Tas, katayin natin yung Alliance eh. Escape pa. Eh yung Escape nasa ilalim eh. Nasa parang lower yun eh. Ito. Naset si COD rito. Tapos kasama yung Impale. Next Assassin na huli. Itong Outworld Devourer ni Miracle. First death ng kuya mo. Sobrang ilap niyan. Kanina pag nagpapapansin yan. Pero sa likod na Starfall naman. Si SD rito. 1-for-1 trade. Next Assassin. Hinahabol si Drow Ranger. Pero wala na si... Uy, meron! X tsaka si barko. Ayan, tinamaan na. Yung barko ang ganda ni Kuka. Ano, ulti nilabas ni... na. Fly. Pero eto, Omni Slash. Bay, Diyos ko, mamamatay ba si No Tail? Di abot. Mukhang siya pa yata. Ay, hindi, mamamatay pare yun. May Facebook yung kuya mo. Facebook ang kuya mo, Juggernaut. Nicely done para dito kay Raven. Pero nahuli siya ng Starfall dito. 1-for-1. Hard carry for hard carry. Kuku. Nyx Assassin. Nalaso. And they are now looking forward sa another kill. Eto na. Hawak pa lang nila Arrow. Yung Nyx Assassin. Nakatingin na kagad sila kay AU eh. So 3-for-1 exchange. Drow Ranger in exchange for Shadow Demon, Nyx Assassin tsaka Juggernaut. Yung Axe ngayon hindi ganun ka snowball. Kanina 8 minutes dagger na ngayon. Wala pang item. Diyan nahihirapan nga. Etong, na 0 to 3. Nahihirapan nga itong TNC. 7-2 ring score. 5 kill advantage on the side of the Europeans. Early Ags na naman yata to for crit. Mahihirapan tayo dyan pag naging corner naman yung Mirana. Tier 1, kinukuha na sa gitna. Both Miracle and crit dito. Yung ating game 1, TNC OG. Maybe that's Sinotel. youtube.com/wambokobo sa baba. Ito, yung Nyx Assassin. Sakto yung ano, yung ulti ni Mirana. May Lasi Moonlight Shadow. Pwede, upload ko lang ito. Moonlight. Si Sam H. Kailangan na rito magparamdam. Yung Axe kanina ni Moon, sobrang effective early in the game, giving space kay Big Daddy No Tail at saka kay Miracle to do their magic sa late game. So hopefully, this Axe ni Sam H, magawa rin yung same impact na ginawa ni Sam ni Moon kanina. Nung game 1. May smoke rotation sila. Sabay. Smoke, sino mahuli? X marks the spot. Pero merong defensive tago ang kuya mo. Nalaso pa si Demon dito on Kunkka. And I think this is going to be a signal for B. Dalawang support na patay dito. Ng OG, first 10 kills. Malapit nila makuha. Same na naman yung nangyayari. Oh. Na-outfarm na naman si Kuko. Medyo nabubugbog na ang kuya mo. Miracle. Nape-pressure yata siya kay Miracle. Parang sabi niya, si Idol, yung katapat ko ngayon. And kaya na lang patayin si... Kaso may ano eh, Oracle, hindi mong papatayin si... Ayun nga, may false promise. Blade Fury, hinahabol si Moon. Yung Berserker's Call, hindi nahuli, pero No Tail sa likod. Drow Ranger, Omni Slash by Raven. Yung isa pa nating laban na, LGD versus EG. 27-10 lamang yung LGD. Nakataya din tayo ron. Eto, Nyx Assassin ni Kuku, namatay na naman. Oracle ang kumil dun. Next on the list si Sam H dito, pati si AU. Sacred Arrow gabahagya, pero nakaiwas still. Nahabol siya rito sa likod. Raven humahabol, nakakuha niya yung Batrider. Secret, eto makulit to. Walang leap, Secret. Walang leap. 3-4-2. Ang ganda ng torrent.
And I think this is going to be another kill for TNC. Pero first 10 kills nakuha na. Walang Berserker's Call. X marks the spot. Nandito pa rin yung Oracle. Sinesave yung Disrupt. I mean, OD. Pero hindi niya nagawa. Hinahabol siya ngayon. Aray ko B. So first 10 kills nakuha na ng OG. Draw Ranger. Bumalik na sobrang haba ng engagement na to. Lakas ng damage na ano eh. Ng Oracle. So early. OG throwing their bodies dito sa TNC. Namatay na naman yung Draw Ranger ni Big Daddy. Good trade yun for, ano, for TNC yata. Take a... Lahat na makukuha nila na positive for them, they need to get it. Kasi sobrang sama ngayon ng early game nila. And nag-inuna ni Axe. Vanguard. Nag-Vanguard itong si Kuya mo, Sam H. Pero may 1.2k gold na yan. Magiging gangster na sa clash yan, mga tropa. Shoutouts again dito sa mga nanonood sa stream, sa YouTube, pati sa Facebook ng Rave Dota. Shoutout sa inyo, mga tropa. Mabuhay kayo for supporting our Filipino stream. 3 o'clock na ba? 2:10. 2:10 na ng madaling araw. Pero still, you're up supporting your Filipino team. Steady lang, mga tropa. Ito, Shadow Demon. AU. Nice bailout for Shadow Demon. Gustong gawin ng OG rito, kumuha ng tier 2 para malimitahan yung space ng TNC mamaya. Pero kinokontesto ng TNC. Yung OG dagger at yun, ha? Hindi pa pala. Hindi pa dagger yung Batrider. Pero maganda ng setup niya. Ano ng arrow pa si Kuku? Si Kuku na Sacred Arrow, yung lubog. Barko, hindi tumama kay Miracle. Berserker's Call, hindi rin tumama. Lasso. AU yung nahuli rito, nakapag-vendetta si Kuku. Dust Pop, nag-slow dito. Meron pang Oracle and then yung last hit coming from Draw Ranger. Two heroes dead. X marks the spot na dodge. Eto yung pangontra nila sa Kungka, pare. Yun pala yung naisip na lang counter nun. Eto yung counter ng Kungka. Yung lubog. Astral. Yung Astral Imprisonment netong Outworld Devourer. Nicely done for OG. Tsaka pangontra rin sa ano? Eh, jug. Nag-ulti. Sobrang taba ng utak talaga ng OG. For our Revlobot, may mga bumibet pa rin sa TNC. So, they are still believing na kayang-kaya pa to ng TNC. Pero, let's see ah. Hintay natin. Ang good thing for us, on Group A, na 2-0 yung Wings. I mean, na 2-0 yung Wings, so babagsak yan. Tapos, na 0-1 na yung Alliance. So, yung mga naka-tiebreaker natin, tsaka nasa taas natin, bumabagsak sila. So, hopefully, we can capitalize on that one para tayo yung umangat and get a possible top 4 placement on Group A. Ito, naka-Smoke of Deceit, TNC. Merong Sentry Wards deployed. Who will they get? Tier 2, kinukuha rito ng OG. Sa likod bang gagaling ang mga kuya mo? Eto na, ineses na si No Tail. Yung barko, antayin mo. Berserker's Call, nahuli. Yung Batrider, yung barko. Ayan, nahuli si Miracle, finally. Pero wala pang namamatay. Lasso rito, Demon. Si Sam H. Axe, kahit naka-Vanguard siya, sinunog siya ng buo. Miracle namatay. Grabe yung ginagawa niya na dito, Oracle. Hello. Grabe yung support niya. Clutch na clutch si Oracle. False promise sa sarili. Namatay pa yung Juggernaut dito. Nyx Assassin lane natira. Napatay nga nila si Miracle. Pero that's in exchange. Apat na heroes on the side of TNC. Minamicro pa ni Moon si Kuku. Nagmamicro-1 sila rito. Kuku. Walang items si Kuku. Mga tropa. Pangatlo siya sa mababa sa network. Oracle. Mas mataas pa sa kanya. Pati yung Mirana. Dalawang support ng OG. Scholars, medyo nahirapan sila rito. Net worth wise, 5k in favor of OG. Sa kabila naman, XP. Lumamang na kanina yung TNC pero paangat na ulit to. In favor of OG.
update sa ating LGD tsaka EG. Nanalo na etong LGD. Panalo na yung bet ko. Nicely done. Eto, si Moon na huli ng Carapace. Berserker's Call. Sa wakas, makakakuha ba kayo isang magaling na... Ay, Diyos ko day. Isang ma... Magaling tuloy. Isang madali. Isang madaling kill. On the side of TNC, mga tropa. Dota 2.bp game. Yung mga naghahanap ng game 1 ng TNC at saka OG, go to our Facebook, I mean YouTube page, youtube.com/wombo x combo. Naka-upload na yun ngayon. Tapos na kagad yun. Pwede nyo na panoorin. Alliance tsaka Escape Gaming. Ganda lang ng setup na naman ah. Grabe. Suko yung tinamaan. Yung barko, walang tinamaan dun. Nakadodge yung leap ng Mirana. Kuku. Nayari siya rito. Bawag na bawag na ba. Si anong taas pa na network sa kanya ng Oracle. Diyos ko Lord. Free rush pa sa OG. Ito rin yung nangyari kanina for TNC eh. Nayari yung tinker ni Kuku. Nag-0-4 yata siya ron. Ah. Leading si Raven pero wala rin nagawa eh. Pero ngayon, Juggernaut na Raven. Face boots tsaka Manta style dito while yung Axe naman ni Sam H. Blink Dagger Vanguard and on the way to Blade Mail. Nasungkit pa ng Draw Ranger Roshan. Walang contest on the side of TNC mga tropa, so this is getting worse for them sa top lane. Namatay pa yung Shadow Demon pero may counter initiation. Nagmintes yung Kaling Blade pero still Axe will be getting this Mirana. Yung Mirana ngayon taba ano, second sa network ng OG. Di ba support ka? Ganims na. Nalaso pa si Sam H dito. Nayari pa ang kuya mo and Draw Ranger na naka-Aegis nandito. Free hit kay Sam H. Ang problema daw dito, sabi ng ating admin for TNC, apat na melee heroes. Etong TNC. Tapos limang range. Si Shadow Demon lang yung range on the TNC. Sa kabila, limang range. Kaya naman micro dito yung mga heroes ng TNC. Kinakite lang sila eh. Kahit na kahit yung mga hero nila. Tatlong heroes ng TNC rito, kung ka Shadow Demon and the Nyx Assassin, nasa bottom 3 ng network natin mga tropa. How unfortunate on the side of the Filipinos mga tropa. After nito ah, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong next game which is Escape Gaming, sila Cinder and Quaifa at saka sila Era versus TNC Gaming. So, sobrang crucial ng match na yun. We are still hunting for that top 4 position sa Group A. Yung Group of Death. Sino mag-aakala na poporma tayo ron? Tier 2 tower. Kinukuha na. Tier 2. Kinukuha na rito. Eto, mayroong contest sa likod. On the way na. Yung TNC. Kaso naboset yung smoke na nakita. Silence by Mirana. I mean, Draw Ranger na. Laso pa si Sam H dito. Kuku. Makukuha nila si Nautil. Pero may Aegis yan mga tropa. False promise pa. False promise pa. Oracle. Diyos ko Lords. Si Sam H namatay na rito. Kinahabol ngayon ni Miracle. Etong si Demon. Sacred Arrow. Walang tinamaan. Eto layo ng reach eh. Astral Imprisonment si Nautil. Hindi takot dito given meron siyang Aegis. Diyos ko Lords, ang sakit. Tier 3 tower. Kinukuha rito. Ng OG, 22 minutes pa lang mga tropa. Papalag agad. Buyback by Axe. Pero si Kuku na silence na naman si ang kuya mo. Nautil, may Aegis pa yan.
Si Mira kailang kailangan nilang patayin dito. Ito na Aegis Wheelpuff, yung Impale. Inaabangan, nahuli na yung Drow Ranger. Naiwan siya rito. Pero may 4 stuff out, 4 stuff in. Balibo lang kuya mo. And sa likod, Shadow Demon naka-forward. Diyos ko, Lords. Nag-buyback rin yung Axe, kaya nakapag-depth sila. Pero still, that was a negative engagement on the side of TNC given na naka-inflict na ng damage sa tier 3. Eto nga OG, 22 minutes pa lang onto the ball game. Diyos ko, Lords. Hurricane Pike for OD. For our Revlobot naman, 106 yung nagbet. Slightly in favor of OG. Palag-palag pa rin daw yung TNC, sabi nila. Puro pang micro item ng ano eh, ng OG eh. Hurricane Pike, pareho. Dalawang core nila. Sabi ng ating mga Twitch chatters dito, sobrang galing daw gumalaw na itong mga support ng OG. Both Mirana and the Oracle. Yun yung role nila eh. Parehong ano eh. Parehong magaling mag-rotate eh. Parang sa sila ano dati. Sa FY. FY Fenrir dati. Nang, tama, tama. Medyo alanganin yung TNC rito. Alam nila yung role nila. For Oracle, alam niya na kailangan nilang iligtas itong mga cores ng OG. Si Mirana naman, kailangan niyang kumag-contribute sa damage. Kaya ito, kita mo yung network niya. Angat pa sa Nyx Assassin. Birds. Maganda kasing support talaga yung ano eh, Oracle. Ano eh, double blade eh. Pwedeng defensive, pwedeng ano, aggressive. Tama, tama. Pwede. Pwedeng opensa, depensa. Kumbaga. Oo. Kita nyo, 20. Sino yung nag-ags? Sino? May bagong ags na naman. Sino yung kanina? Mirana, pare. Hindi, meron na si Mirana eh. May isa pa eh. Sa warrior. Ano kay Drow? Drow Ranger, Rickin Pike, tsaka Aghanim Scepter. Juggernaut dito. May Blink Dagger Manta and on the way to Diffusal Blade. Ang kuya mo, Raven. Pero mahirap to for him. Nahihirapan na siya. Yung Nyx Assassin kasi na mid nila. Ang item pa lang at the moment is a 4 staff plus 1k gold, 25 minutes na. This is already game 2 ng ating best of 2 series between TNC and OG. Para sa TI6 Group A, Sacred Arrow, nagbintes. Pinahihirapan ng OG itong TNC. Babati daw si Melvin Michael Aquino. From Middle East, sabi niya Bahamut 0123, shoutout sa inyo nanonood sa Middle East yan at sumusuporta sa ating Filipino teams. Berserker's Call, naka X marks the spot yan, False Promise, nalubog. Inotil, nalubog ang kuya mo, siya pa'y naset, Silence, and then yung damage ng Drow sa likod, meron pang pumasok rito, Shadow Demon, 2 heroes dead na on the side of TNC, buyback by Shadow Demon, pero yung Axe walang buyback yan, 57 seconds bago mabuhay. Kaya na yata sila yung high ground dyan. Pag gano, walang Axe. Diyos ko, Lords. Eto na. Yung Torrent, 4 staff in kay Notil. Pero 4 staff out naman. Meron siyang Hurricane Pike. Tier 3 tower down. Lubog set up. X marks the spot. Eto na rin yung barko. Pero walang tinamaan lahat, mga tropa. Instead, napasok siya ni Miracle. Shadow Demon, dieback dito. And OG will continue this slaughter. Melee Rax naman on the mid lane ng target nila. Si Raven nahihirapan kung paano pipwesto rito. Eto na. X-Torrent. Pero walang additional damage. Yung silence ng Drow. Sobrang peste on the side of TNC. X-Torrent na naman. Pero wala na namang nangyayari dito. Melee Rax down on the mid lane. Network wise. 10k na in favor of OG XP, 5k in favor of the Europeans. Tinamaan pa si Kuro. Na Sacred Arrow pa. Nyx Assassin, grabe. Sobrang malas ng laruan ngayon ni Kuya Mukuku. And they will now go. Palag-palag na daw to. Astral set up. Si Demon ang next target. Nag-buyback yung Nyx Assassin. Pero I think
this will not do that big. Si Nautil na huli, wala siyang Aegis finally. Pero naka-force top back pa. Good thing na huli nila, two heroes dead on the side of OG. And this is going to be the turnaround na hinahanap ng TNC Berserker Skull kay Mirakel. Moonlight Shadow pa, pero huli na. Nakaling Blade na. Itong Outworld Devourer. Ilang buyback siya doon? Tatlo? Axe, Nyx Assassin, tsaka Shadow Demon. Tatlong buyback. Pero nakuha pa rin yung ano nila, ito. Yung range, tsaka melee rocks. Ang masakit doon, pare, si Kuku. Ay, si Kuku. Tinamaan, wala. Pare. Nang araw eh. Random araw lang, tamama eh. So, melee rocks down na on the side of TNC. Yan, maganda yung wrap around nila. Eto na. Naka-vendetta ang kuya mo. X marks the spot. Binarko na. Yung demon barko. Meron pang impale mana burn na kasama Nyx Assassin. Redeeming himself. 700 gold away from his own blink dagger. May isa pa ulit mag-aag. Si ano naman, si Oracle. Aghanim Scepter din on the way for Oracle. Already with Mechanism Arcane Boots. Ngayon may point booster na. Axe naman dito. After his early magandang farm, kakabili pa lang niya ng 4 staff. School Lords, hirap to. Roshan, inaantay rito ng OG. Medyo kalungkutan gaming to, ha. Di natin in-expect na ganitong bugbugan ang mangyayari sa atin. Aray ko be. Pero still, we still support TNC item check dito. Arcane Boots Mechanism, pero may Astral Imprisonment. Sacred Aromatic yan. Kahit gaano kalayo, meron pang laso kay Sam H. Axe next on the list. Two heroes daw na agad. Etong TNC before pa magkaroon ng engagement. So again guys, Arcane Boots Mechanism, point booster for Oracle. Support yan. Blink Dagger, Yules, Aghanim Scepter for Miranda, Hurricane Pike, Rad of Athos, Drums for Outward Devourer, Bat Rider, Boots of Travel, Blink for Staff. Draw Ranger naman dito. Hurricane Pike, Aghanim Scepter, Platinum Mage, Mjolnir. Sa kabila, kung ka-cloak, Urn of Shot, Arcane Boots, Shadow Demon, Tranquil Boots, Windlace, Nyx Assassin, sobrang hirap. Ito, ginaw pa si AU. Patay ka agad si AU, lambot. Sobra yung damage ng OD. Three heroes down na. Yung axe nila rito, Blink Dagger, Four Staff, Blade Mail, pero minamicro lang sila. And then si Juggernaut, yung kanilang soul na pag-asa. Nakita pa si Jug. Blink Dagger, Manta, pati Diffusal Blade lang. Two heroes sa, two rocks down. Etong TNC, X marks the spot, Torrent kay No Tail, pero may Moonlight Shadow. Eto, jumamp na naman ang mga kuya mo, Jump Brothers. Di rin nila madepensahan eh. Di nila kaya eh. So, di nila kaya yung damage. Yung previous majors, isa lang yung hindi kinuha ng OG, which is yung Shanghai Major na nakuha ng secret. Pero pinapakita nila ngayon na hindi fluke yun. Kumbaga, inulit na nila yung Major, pero papalagan pa nila hanggang TI. So, anong chances dito ng OG, pare? Malaki chances nila. Sila pa rin best team eh. Sila pa rin yung pinakadiamado daw. Sabi, eto, nagkaroon na naman ng engagement. Shadow Demon, una namatay. Next on the list, Kuku. Si Sam H dito. Minamicro na Omnislash kay Oracle. Raven. Sign of hope on the side of TNC. Pero Axe naman ay 3-4-1 dito. Hinahabol ng apat na heroes ng OG. Itong dalawang heroes. In-SS na sa mukha. Si Kuku sabi niya, tol. Wala nang hihigit sa tunay, sabi ni Miracle. 9K MMR. Binagsakan yun solo SS by OG. And I think TNC will be tapping na on this game. Diyos ko, Lords. Na-defusal pa ang kuya mo. Aray ko, be. Team wipe para sa OG dito. And I think OG will get 2-0
against TNC at lalo silang maaangat dito and I think top 4 sure ball na sila. Top 4 sure ball na. While TNC naman still with 4 points, they need to pray that Alliance will lose together with Wings para magkaroon sila ng chance, pero hindi pa ito tapos pare mga tropa. Meron pa tayong next laban, Escape Gaming. Escape Gaming versus TNC. Mamaya yan, alas 2:30. Actually, ngayon na nga eh, pero may break lang tayo ng 20 minutes siguro and we will be right back. Escape Gaming tsaka TNC. This is Kuya Nick from WomboXCO.